Mga idol at kabayan, ayon sa pahayag ng Minister of Foreign Affairs ng Ukraine, walang dumating na fighter jets hanggang sa mga oras na ito. Para sa Ukraine Armed Forces, halatang masama ang loob nito sa itinuturing ng mga partners at kaalyado dahil kung saan sa pinakakritikal na sitwasyon ng kanilang bansa na kailangan ang ganitong mga military defense platform ay hindi ito kayang ibigay sa kanila. Convoy ng Russian Army inatake ng Su-24 bomber ng Ukraine Air Force. Resulta ng second round ng pag-uusap pang kapayapaan ng Ukraine at Russia, alamin Russian Army. Nasa kamay na nila ang pagkontrol ng pinakamalaking nuclear power plant sa Europa, sa Ukraine, matapos lumiyab ang ilang parte ng matamaan ng rocket. Yan ang mga balitang ating pag-uusapan sa vlog episode na ito. I-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito, promise! Kinumpirma ng Minister of Foreign Affairs ng Ukraine na hanggang sa ngayon, wala pa rin fighter jets na dumadating para sa Ukraine Armed Forces. Ayon sa kanyang pahiwatig sa kanyang post sa Twitter na inyong makikita, halos 16 na oras na ang nakalipas na ang alasana ng Ukraine ay upang depensahan ang himpapawid nito. Pero ang Russia ay nakakalamang dahil sa mga missiles na pinapalipad nito sa iba't ibang bahagi ng Ukraine, partikular na ang Kherson at Kharkiv. Dagdag pa niya kung saan tinutukoy nito ang mga bansang itinuturing ng Ukraine bilang kaalyado at partners. Wala nang iba kundi ang EU na sila ay hindi pa nagpapadala sa Ukraine ng military aircraft. Paano daw sila nakakatulong kung ang mga inosenteng mamamayan ng Ukraine ay binobomba sa Mariupol, Kherson, Kharkiv at sa iba pang syudad? Dito natin makikita mga idol at kabayan, lalong-lalo na sa Pilipinas, kung gaano kahalaga ang mga multi-role fighter jets upang mayroon tayong air superiority o air supremacy sa mismong airspace ng ating bansa. Kahit gaano kagaling ng ating mga sundalo, kung missile naman ang laban mo, kawawa tayo. Kaya sa mga nagsasabing gastos lang yan, unahin muna natin ang mga kalsada, paggawa ng mga gusali at iba pa. Ngayon, tingnan nyo kung kulang tayo sa lakas at depensa. Lahat ng magaganda sa ating bansa, lahat yan ay mababaliwala. Malaki ang naitutulong ng mga fighter jets sa Ukraine upang kaya nitong dumepensa, lalong-lalo na sa mga mahalagang pasilidad tulad ng mga nuclear facility at iba pang mga gusali upang hindi tuluyang mawasak na makakaapekto sa mga sibilyan at maging sa kapaligiran. Ang nakikita natin sa halos 9 na araw ng digmaan sa pagitan ng dalawang bansa, malaki ang kahalagahan ng mga fighter jets sa Ukraine Armed Forces upang hindi makapasok ang mga convoy ng Russian troops tulad ng inyong nakikita sa video kung saan ang isang Su-24 bomber ng Ukraine Air Force ay tinarget nito ang Russian convoy. Ayon sa isang miyembro ng Ukraine delegation, ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya patapos ang second round ng pag-uusap pang kapayapaan sa pagitan nila ng Russian delegation. Pero ang resulta upang mapag bigyan ang kahilingan ng Ukraine ay hindi naabot. Meron lamang mga solusyon para sa pag-organisa ng paglikas para sa mga sibilyan. Mabuti at kontrolado na ang sitwasyon sa pinakamalaking nuclear power facility sa Europa na matatagpuan sa Ukraine dahil sa patuloy na pag-atake ng Russian Army sa lugar. Kinokontrol na ngayon ng Russian Army ang pinakamalaking istasyon ng nuclear power sa Europa, sa Ukraine, matapos itong matamaan ng mga mortar. Patuloy tayong umaasa na sana mamaya, bukas o sa lalong madaling panahon ay titigil na itong digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang inyong tagapaglingkod, Good News Philippines. Maraming salamat.